Okay, next is the bandwagon approach. So ito po yung isang uri ng logical fallacies is the bandwagon approach. Ano yung ibig sabihin niyan? It must be cool because everyone is doing it. 90% of computer users choose Macs, sometimes called a pill to popularity. So alam niyo ho, sa economics, may tinatawag na bandwagon effect. Ano po yung bandwagon effect pagdating sa economics? Sa economics po, pag sinabing bandwagon effect, ito ay yung dahil madami yung gumagamit ng glutathione, maraming puputi. Dahil maraming gumagamit ng papaya soap, yung papaya soap nakakaputi. So, ibig kong sabihin, sa bandwagon effect, para madali nating matandaan, ito po ay tumutukoy by popularity. Dahil madami ang gumagawa, dahil madami ang gumagamit, so, maaaring totoo. Yun po ay fallacy. Okay, so, ibig pong sabihin, mali yun. Bandwagon ho yun. Ibig sabihin, kapag hindi porket madami yung gumagawa, ayun yung tama. Kuha nyo po yung ibig kong sabihin. Kaya hindi porket madami yung gumagawa, madaming din ito yung paniniwala, yun na yung tama. Okay? So dapat ating pag-aralan pa din, ano? Ating siya sa atin pa din, ating i-research pa din. So number two, slippery slope. Another logical fallacy is the slippery slope. A fallacious argument built on the supposition that a small step will lead to a larger chain of events. So ano pong ibig sabihin nan? Tignan natin dito yung example ha. If you don't stop smoking, then you are going to start shooting heroin. Marijuana is the gateway drug. Okay? Well, actually, hindi lang ho marijuana yung gateway sa para ang isang tao ay malulong sa droga. Ano ho? Hindi lang ho siya marijuana. Kaya lang ho, ano pong ibig sabihin dito, no? Isa lang nagiging bias, hindi lang ho marijuana yung pwedeng maging gateway para ang isang tao ay malulong sa droga. Marami ho. Okay? Kaya lang, sama ho, kasi minsan ang ginagawa natin, ano, pag may pangyari sa atin, halimbawa ho, ganito. Halimbawa lang ho, ha, ano, sa spiritual aspect. Halimbawa, yung isa ay pinagaling siya sa kanyang sakit ng halimbawa ho ay ng isang crusade. So tayo ho, ang ginagawa natin, slippery slope. Dahil pinagaling siya sa crusade, tayo lahat, maaring gagaling din tayo sa crusade. Pero hindi ho, hindi pwedeng hindi ho mangyari yun. Ano? Para siyang hawig dun sa as generalization. Pero pag ganun ho kasi yung ating logic, ang tawag ho dun ay slippery slope. Kaya nga sabi dyan, ano, a fallacious argument built on the supposition that a small step will lead to a larger chain of events. So dahil nangyari sa kanya, maaari ding mangyari sa iyo. Although pwede naman talaga, pero hindi ho palagi. Okay? So pag ganun ho yung ating logic o pag ganun ho yung ating pinaniniwalaan sa fallacies, ito po ay halimbawa ng slippery slope. So, next is appeals to authority. Using a celebrity or authority figure's name to support an issue which if not really his or her expertise. So, another logical fallacies is appeal to authority. O, ito yung sinasabi nga dito, no? Dahil sikat itong taong ito, lahat ng sabihin niya, tama. Okay? So, halimbawa ho, ganito. Eh, sabi kasi ni ganito eh. Based kasi sa narinig kong preacher, kasi sikat na sikat siya, marami siyang follower. So, dahil sikat siya, dahil marami siyang follower, dapat siyang paniwalaan. So, yun ho ay logical fallacies. Ang tawag ho doon is appeals to authority or appeal to authority. Using a celebrity or authority figure's name to support an issue which is not really his or her expertise. Kaya ho, katulad nga ng sinasabi ko, no, kami ho, hindi porket, sabi to, lag ko din sinasabi pag Sunday, sinasabi ko, hindi ho porket na ako yung nagli-lead sa inyo, ay lahat ng sabihin ko ay susundin nyo at paniniwalaan nyo. Aralin nyo din.
Kasi hindi porket I mean the authority, gagamitin ko na yung appeal ko as in as yung appeal ko as the authority. So hindi ho ganun. Ano ho? Pag ganun ho, logical fallacy yung ating ano. So sabi diyan ano, Katy Perry thinks the killer should be pardoned. False authority. So dahil si Katy Perry ay sikat, dapat daw yung killer should be pardoned. So hindi naman ho ibig sabihin kapag sikat yun lang sabi, eh maaring sundin na natin siya o tama siya. Ano? So often called using a suspicious incredible source to defend a conclusion. So ano pa ho? Card stacking. Ano yung ibig sabihin ng card stacking? Oh, sorry. Card stacking, consider the fallacy of omission. Material is simply left out or taken out of context, ignoring evidence that doesn't support your opinion. So, anong ibig kong sabihin dito nung card stacking? Halimbawa ho, ganito, no? Halimbawa ho, kasi ho, ito ay sa card stacking ho, madalas ho ito ginagamit sa korte, ano? So kapag halimbawa ho sa korte pag may ipapakita ang isang evidence tapos dun sa evidence na yon may sasabihin ang isang tao tapos hindi magtutugma dun sa sasabihin niya about dun sa evidence, ang nangyayari ho card stacking. Ibig sabihin hindi tama. Nagiging mali ho. Ano? Kaya sabi diyan ano, iaano ko po explain ko pong mabuti ha. Ignoring evidence that doesn't support your opinion. So, ano pong ibig sabihin nun? Primarily ho, yung evidence na pinapakita mo kapag hindi siya tumatama dun sa sinasabi mo kahit na yung evidence mo ay tama at yung reasoning mo or yung somehow yung opinion mo o yung argument mo hindi siya tumatama dun sa ebidensya mo, card stacking. It's a sample of logical fallacy. Kaya nga ho, nagtataka ako, no? Ano ho kinalaman nito sa atin? Sa atin. Kaya ho yung ano no, yung again ho for the sake of academic discussion, baka po meron dito sa group na to ha, but you need to study ho, ano, you need to study. For example ho no. Sorry ha, baka po may nag-ano, but for the sake of study ha, for academic study ano. Oh, katulad ho nung ano nung Trinity ano. So the Trinity itself is an evidence of Trinity, of one God in three person. However, there is no, anong tawag dito? You cannot find the word Trinity per se in the Bible. Hindi nyo ho makikita yung word na Trinity sa Bible. Okay? However, may evidence po that there is a Trinity. Okay, kaya dapat ho yung evidence na may Trinity sa Bible, it supports our arguments. It support our side. Ngayon, pag sinasabi natin that there is no Trinity in the Bible, walang nabanggit na Trinity. Sige, let's check. Walang nabanggit na Trinity. Tama? Both of us agree on that particular argument. Walang nabanggit na Trinity sa Bible. O, what else? Bakit mo nasabi na walang Trinity? Kailangan ma-provide niya ho yung logic niya, ma-provide niya yung argument niya, ba't nasabing walang Trinity? So, in our side, we will provide evidence that there is a Trinity, pero Trinity word, wala ho. At ano ho yung evidence na yun? Yung evidence na yun, yun yung magsusupport sa sinasabi natin, sa arguments natin. Ngayon, kapag wala ho sumusuport dun sa arguments natin, just like for example, sinasabi that there is no Trinity kasi walang Trinity word. Pero may mga evidence, ang tawag ho dun sa nagpipilit na walang Trinity is card stacking. Okay? Ini-ignore niya yung evidence that doesn't support his or her opinion. Kuha niyo po, may tanong po kayo dun. So, hoping ho naintindihan niyo tong ano ha, itong card stacking no, kasi medyo ano siya, tricky siya, pero it is somehow ganun. Naalala ko tuloy no, may nagsabi wala daw salitang Bible sa ano, sa Bible.
Wala daw salita hong Bible sa Bible. Well, in fact, pag binasa mo nga naman yung mga English translation, wala ho talagang salitang word na Bible sa Bible. Pero pag binasa nyo po sa original language, meron ho in Matthew chapter 1, verse 1, may Biblios ho na binanggit doon. Okay? So, kaya lang, edi, yun nga, medyo another, ano pa siya, aral-aral pa siya. Ano ho? Kaya lang ho, pinapanindigan ng iba. O, isa pa ho, halimbawa, ano, card stacking. Ito ho, ano, very common, alam ko po mga seasoned pastors, alam niyo na po to. May nagsasabi, ang Bible daw, hindi daw to salita ng Diyos. Hindi. Inulit ko ha, may nagsasabi na ang Bible daw ay hindi lahat salita ng Diyos. So therefore, if the Bible is not the Word of God, it means the Bible is not God's Word. O ano po yung ibig kong sabihin? Kung ang Biblia ay hindi lahat salita ng Diyos, so to conclude, hindi ito Word of God. It contains Word of God. Ganun ho yung lalabas. Ano? So kapag halimbawa, ang isang tao pinagdidiinan niya na ano na hindi ito salita ng Diyos, ang Bible ay hindi salita ng Diyos, card stacking po 'yun. Bakit? Hindi nito sinusuport yung kanyang sinasabi o yung kanyang argument o yung kanyang. Kuha niyo po ba yung binibigay kong halimbawa? So ito nabanggit ko na po yung kanina no, yung hasty generalization. So, begging the question. So, A is true because A is true. Chocolate is healthy because it is good for you. So, ano po yung sinasabi dito? Wala. Nasabi mo lang na basta maganda siya kasi maganda siya. Parang ganun ho. Basta tama siya kasi tama yung sinasabi niya. Chocolate is healthy because it is good for you. Ay, yung chocolate, maganda siya. Healthy siya kasi maganda siya para sa iyo. So, ano ngayon? Anong reason? Wala. Basta yun na yun. So, begging the question. So, sa rule ho ng argument, sa rule ho ng debate, hindi ho pwede ganun. We need to provide reason. Kapag hindi tayo nakapag-provide ng reason, ng, again ho, wag po kayo malilito ha. Pag sinabi hong reason, ang tawag pa po dun ay arguments din. Ano? Or yung iba, tinatawag din nila to, ay stand. Ano ho? Okay po? So mamaya po ako mag-entertain ng ano ha, ng mga tanong ano, para po hindi tayo mawala. Babasahin ko po yung mga messages nyo. No? Marami po ako nakikitang message. Kaya lang hindi ko pa po mabasa. Ano? So next is straw man. Ito po, very common ho ito. Yung straw man. Straw man, a fallacy of destruction, an irrelevant conclusion. Example, how could he possibly cheat on his taxes? He's such a great father. Okay? So yung straw man ho, ang ginagawa ho natin dito, ano? Binibase natin yung isang arguments, tapos somehow pinipersonal na natin. Okay? Halimbawa ho, ganito. Eh, paano mo masasabing ano? Paano mo masasabing Kristiyano siya? Eh, hindi nga nakikita sa buhay niya. Parang ganun ho, ano? Ngayon, tayo ho, okay ho, ah, ito somehow, ano, part ng growing natin, ah. Tayo ho, may mga reason tayong ganyan minsan. Di ba? Eh, sinasabi niyang Kristiyano siya, pero hindi naman nakikita sa gawa niya. Alam niyo ho, pag ganun somehow yung ating iniisip sa kapwa natin, nagiging strawman po tayo. Okay? Ibig mong sabihin, hindi ho dapat tayo mag-conclude ng ganun sa kapwa natin. Irrelevant, it's an irrelevant conclusion. Ano ho? So, marahil, may part sa life niya na ganun siya, pero it doesn't mean na holistically ganun na siya. Ito ho ang halimbawa, ano? Ah, hindi yan pwede mag-preach. Kasi ano? Analdian. Oh, ewan ko po kung may ganun kayong ano ha, kung may ganun kayong reason na may maya ho pag pwede nating pag-usapan o pwede ho kayong magtanong ano. Alam niyo ho no, may mga cases kasi na ano na may isang pangyari ho, pero ito po halimbawa ng strawman. May isang tao ho na lalaki na ginagamit ng Panginoon at marami nakakilala sa Panginoon dahil dito sa taong to. No? Kaya lang, lumipas yung panahon,
nalaman ho ng leader niya na siya ay annulled. Pag sinabi kong annulled, talagang binigyan ito ng batas, ano, may basbas ito ng batas. Ngayon nang nalaman ho na siya ay annulled, lahat ho ng kanyang buong pagkatao ay nahusgahan. Hindi ka pwede mag-preach kasi annulled ka pala. Dapat kapag ikaw ay nag-preach, dapat maayos ang pamilya mo, napamunuan mo, so on, so on, so on, and so forth, and so forth. So, pag ganun ho yung ating thinking, strawman ho tayo. Pero ngayon, taga lang ho, babalansin ko. Bakit siya annulled? Bakit siya naging annulled? Ano ho? So, there's a reason behind kung bakit siya annulled. Pero kapag halimbawa, yung reason ng annulment niya, dahil siya ay ng babae o siya ay ng lalaki, eh, talaga kung hindi siya dapat pag-preaching. Ano? Pero pag there's a situation sa life niya, kaya siya na-annulled, so dapat yung grounds malalim. Okay ho? Kung ano po yung ibig kong sabihin? So ano po yung ibig kong sabihin? Ito pong taong ito nakakilala natin, nakakamanggagawa natin, kaya siya nagkaroon ng annulment sapagkat ang kanyang kinakasamang babae, I mean sorry, ang kanyang asawang babae na nagtrabaho sa ibang bansa ay nagkaroon ng kinakasama doon. At sila ay nagkaanak ng dalawa, pero silang dalawa ay walang anak. Okay? So, itong kanyang asawang babae ay nag-asawa na sa ibang bansa. Ito po yung nurse. Siya nung una dito ay pastoring. Pero still, pinagpatuloy pa rin po niya yung pagpapastor niya. No? So, kaya lang, dumating yung time na siya ay nahusgahan. Adi, medyo somehow pinahinto siya sa ministry. But still, God called him. Ngayon po, may asawa naman man siya. So, anong nangyari ho sa kanya? Nagpa-anal siya. Okay naman, good terms naman sila nung term nga namin ay ex-wife. Wala naman, sabi niya, hindi, ang kagandahan, hindi naman daw siya talaga yung nag-ano. Hindi naman daw siya talaga yung nagloko. Tapos yung asawa niya, nag-ask ng forgiveness sa kanya. Yung lalaki, nag-ask ng forgiveness sa kanya. So, siya naman, he forgave. Ano? Then, sabi niya, I will start my life, my new life. So, ngayon ho, may asawa siya. Siyempre, asawa ho, kasal pa. So, tapos na nag-preach siya, may asawa na din ho siya nun, ano? Kala nung nalaman na anal siya, ito ay kumbaga pangalawang asawa niya, pinahinto siya. So bakit? Ang naging judgment nun sa kanya, nung taong nag-judge sa kanya ay strawman. Okay? So nagkaroon siya ng irrelevant conclusion dito sa kamanggagawa natin ito. Okay? So pag may mga ganun ho, okay lang ho yun. Pero kapag halimbawa nga, sabi ko nga, pag moral issues ang issues o ang pangyari, so hindi ho papasok yung strawman doon. Baka talagang may moral issues siya. Okay ho. May tanong po kayo? So pag strawman, somehow personalan, ano? Okay, so next is appeals to pity. Appealing to someone's emotion in order to distract them from the truth. So ito ho, ano, ito naman yung parang nagmamakaawa. Halimbawa ho, ganito. Halimbawa ho, ha, ganito. Hindi mo naiintindihan kung ano yung ibig kong sabihin kasi hindi mo naranasan. So, may mga ganyan ho. Ang tawag ho sa kanya, appealing to pity, it's a logical fallacy. Hindi dapat ho i-reason out yun na gano'n. Pero, ibabalance ko po ulit ha. Ibabalance ko po ulit. May mga bagay ho kasi talaga na ano, na baka naman talaga tayo hindi natin naiintindihan yung kanyang nararanasan. Pero ako po personally, may pangyayari hong ganito as appeals to pity. Again ho, no, wag tayo lumayo. Ito rin ho ay somehow kaibigan natin na kung saan sila ay naghiwalay mag-asawa. Pero hindi ho sila anal, hindi sila legally separated. They decided to separate. Hindi legal separated, ha? Hindi legally separated, di rin ho anal. Ano? Anong reason ho niya? Ang reason ho ng asawa niya kasi ano siya, yung babae, nabubombard yung babae sa kanya. Ito po yung lalaki na kaibigan natin, ano, nabubombard sa kanya. So, sumakatuwid, 2 taon na silang hiwalay, wala naman ho ding third party, both sides. Wala hong third party, both sides. Ano. Kaya lang, ito pong kaibigan natin ay ating kinokorek. Paano kinokorek? Sinasabi, bro, ano? Kasi dapat talaga tayo yung magpakumbaba kasi alam mo yun, leadership natin, lalaki tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Alam niyo ho, kapag every time na sasabihin namin yung ganun,
Ang laging sinasabi sa amin, hindi mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Okay ho. So, ang tawag po doon is appeals to pity. Ginagamit niya yung emotions niya to distract yung para hindi mag-come up doon sa katotohanan or para hindi niya tanggapin yung katotohanan na sinasabi ng kapwa niya o namin. Ang tawag po doon ay appeals to pity. So, pag ganyan ho yung argumentations, fallacy na yan. Ibig sabihin, mali na. Sala na. Ano ho? Okay, next. Ano pa? Ad hominem. Yan, isa pa po yan sa very common na pangyayari. Ano? So, sorry. Ad hominem, Latin for to the man, pointing out a negative characteristic to support one's argument. So, ito po yan. Katulad din po yung binigay kong halimbawa kanina. Ano? How could Mary know anything about her? She's a woman. So, ibig pong sabihin dito sa ad hominem, no? Kumbaga, very one-sided, ad hominem, very one-sided ho tayo dun sa pagkakaalam natin. In order for us to support our own argument. Diba? Parang ganito, yung ganda ng halimbawa dyan eh. Anong alam niya sa mga kotse, eh, babae naman siya. Okay ho? Kumbaga, anong alam niya sa kotse, eh, babae naman siya? Anong alam niya sa pagiging nanay, eh, tatay naman siya? Anong alam niya sa pagiging tatay, eh, nanay naman kami? Anong alam niya sa pagiging magulang, eh, wala naman siyang anak? So, pag ganun ho, ad hominem. Ano ho? Kaya ho tayo, hindi ho natin pwedeng sabihin sa mga kaibigan natin pare na wala silang karapatan na mag-sermon patungkol sa anak, patungkol sa pagiging isang asawa. Wala ho tayong karapatan magsabi sa kanila na ano. Sapagkat kapag ganun ho, yung ating logic, it's a fallacy. Hindi ibig sabihin na wala silang anak, wala silang asawa, ay hindi na sila pwedeng mag-sermon sa walang asawa o sa walang anak. Sabi nga, ano sabi nung isang kaibigan natin, Pastor, eh, hindi ako naniniwala sa pare. Wala naman silang asawa, wala naman silang anak. So it's not a good thing para sa ating mga kapastoran. Ad hominem po yun, ano? Hindi porket wala silang anak, eh, hindi na sila pwede. Ano, naalala ko tuloy yung una kong pastor. Yung una kong pastor ay walang anak. Pero siya ay nagsisermon kung paano maging isang mabuting magulang. So yung iba ko, nakataas ang kilay. Magsisermon ka patungkol sa isang magiging mabuting magulang, wala kang anak. May ganun po na mga nakikinigan. So ad hominem, sana ho hindi tayo ganun. Man. Okay? So, non sequitur. So, conclusion doesn't logically follow the premises or the premise. Men are human. Mary is human. Therefore, Mary is a man. Parang salang sala to, no? Hindi siya logical. Yung premise. Men are human. Mary is a human. Therefore, Mary is a man. So, sala ho yung logic niya. Okay? Next. Guilt by association. A false correlation between two events. 9/11, Sandy Hook shooting. Ano ang ibig kong sabihin dyan? Sa guilt by association. Ikinokorrelate natin or kinokorrelate natin yung isang pangyayari sa buhay ng isang tao o sa buhay natin kaya nagkaganon. Ano pong halimbawa mga kapatid? Ito, common tong guilt by association eh. Kaya ka hindi pinagpapala ng Diyos kasi madamot ka. Kaya, hindi. Somehow may point yun. Ano? Iba. Ibang halimbawa. Kaya ka nagkasakit kasi hindi mo sinusunod si Lord. Ayan, yun na lang ko. Kasi yung pagmadamot, medyo somehow talaga totoo ho yun. No? Medyo maganit yung blessings. Pero ito ang halimbawa. Kaya yan nagkasakit kasi ano? Hindi yan sumusunod kay Lord. Ay kaya yan nagkaganyan kasi hindi niya sinusunod yung panawagan ng Diyos sa kanya. Ang tawag ko doon ay guilt by association. So hindi mo tamang arguments natin yan. Hindi tamang reasoning natin yun. Ano? So mali ho yun. It's a logical fallacy. So ang Diyos ho hindi ganun. Ano? Naalala, ito po favorite. Favorite natin. Ha? Favorite. Kaya
Kaya ka hindi pagpapalain ni Lord kasi hindi ka nagbibigay ng tithes. Guilt by association. Okay ho. Tapos iko-quote pa natin yung ano, Malakay, ano. Diba? May mga ganun, ano. So, wag ho sana natin, kung napapractice ho natin dati yon, ay may baguhan naman po. Ano. At segue lang ho ako ng konti ng mga kapatid. Hindi ho masama na magkaroon tayo ng turning point dun sa mga tinuturo natin sa sinasabi natin. Ano ho, kasi ho nag-i-illuminate ang lahat. Lumilinaw ho ang lahat. Ako ho, lagi ko pong sinasabi na pag Sunday, let's be open-minded, sabi ko. And then study din, mag-aral din kayo. Kasi ano, everything will be illuminated. Ibig kong sabihin, ang lahat ho ay magkakaroon pa ng kalinawan. Maaring yung tinuturo natin ngayon is may mas better pa pala, may mas maliwanag pa pala, tapos mas simple pa pala na magbabago ng life natin. Pero hindi dapat pamali. Okay? Hindi ho dapat papunta sa paligaw. Dapat po paayos papunta sa street. Ano? So next. Faulty cause effect. Example, we've been in business for 50 years. That makes us the best. So, dahil sila ay may negosyo na ng 50 years, kaya sila ay tinuring na the best. Pero not knowingly, pwede rin namang you are in the business for 50 years tapos bigla kayo nalugi. Meron hong ganyan. Ano? They are, kumbaga, almost century na sila in their business. Business. Ito po may pangyari ganito. No? May nabasa ho ako, ha? If I'm not mistaken, may nabasa ho ako nito sa parting Spain, ang kanilang product ay wine. They make wine for about century. Talagang minanamana na nila itong paggagawa nila ng wine na ito. And yet, the people in Spain look at them very successful. Ano, kaya sabi, ano, hindi na kami malulugi kasi century na itong paggagawa namin ng alak. But suddenly, ano, nung pandemic, nagkaroon ho ng pagkalugi sila. Imagine, for how many century, di ba? Or I mean, how many, kumbaga, ilang daan taon na silang yung negosyo nila ay ala, kumbaga nagpasapasa na, tapos bigla pa lang malulugi. Ano? So, hindi ho natin pwedeng sabihin na gano'n. Hindi porket matagal na, is gano'n na talaga yung mangyayari. Para yun sa atin eh, hindi porket matagal na tayo, alam na natin ano. Pero good thing naman talaga, may point naman talaga dahil matagal na kayo, alam nyo na. Okay ho yun, tama ho yun. Ano? Pero hindi, wag natin i-close yung mind natin sa ganong ano, sa ganong logika, sa ganong logic. Okay? Oh, next. At teka lang ho, may tanong po dito si Pastor Joel. Ano? How do logical fallacies affect an argument? Okay po. Yung logical fallacies ho, kapag halimbawa po, kapag ang logic natin ay mali, yung pakikipag-argument natin, pakikipag-discussion natin, wala hong patutunguhan. Wrong din ho. Ano ho? Kaya nga ho, ang sabi ko, kapag halimbawa sa argument or sa debate, ang ibang term dito is academic discussion. So pag academic discussion, talagang pigaan ho dito ng isip. So, di pa to, kaya lang ho, ang ito in reality, pag tayo nakikipag-argument minsan, nakikipag-debate minsan, nakikipag-discussion minsan, ang hirap i-separate ng pride. Ayaw natin nagpapatalo. Kung di po ko nagkakamalihan, may mga ganun ho sa atin, ano? Ayaw natin magpatalo kapag tayo ho ay nakikipag-discussion. So, talaga ipagdidiin na natin yung alam natin. Pero alam nyo po, no, kami po ha, kami po to be honest, no, kami nila Pastor Derek, nila Pastor magtuturo bukas. Hindi po kami, ano, hindi po kami perfect. Ibig pong sabihin ay, may mga instances ho kami na may hindi rin kami. May mga instances ho kami na may hindi rin pinagkakasundoan. At somehow, may mga differences din ho kami, no, ang bawat isa sa amin. Pero
Walang ano, okay, just give your ano, give your side and I will give my side. At the end, okay. Wala ho, okay lang. Walang ano, walang personalan. Kumbaga, walang personalan. Ano, ang hirap po i-explain nun, pero hoping na maging ganun yung ano, maging ganun yung character ng bawat isa sa atin. Ano. Teka lang, may isa pa. Ano ba yan? Pasok po ba sa card stacking pag sinabi hindi daw all scripture is God-breathed, meaning ilan? Yes, yes po. Tama po yan. Okay, Pastor Franco pala yun. I think it's in the card stacking. Kasi sinasabi niya na ano eh, na ito yung reason niya, no? Sinabi hindi daw all scripture is God-breathed, meaning ilan lang is part. Yes, card stacking considering that that kind of logical reasoning is card stacking. So it means there's a poll. Ano ho? May mali. Next. False needs. Parents, if parents, teka lang, may nag pumapasok po eh. If parents want intelligent children, they must buy baby Mozart. So, if I'm not, oh, kung hindi naman, kung ang mga magulang daw gusto nilang maging matalino yung anak nila, kinakailangan nila na ibili yung anak nila ng talking book para maging matalino. So, ganun o. False needs. Para maging matalino anak mo, kinakailangan mong ibili ng talking book. Yung pinipindot lang. Diba? O yung apo mo, para maging matalino yung apo mo, kinakailangan mong pakainin ng gulay. Bakit ako? Hindi ako naging matalino. Mahilig naman ako sa gulay. Bata pa lang ako. Diba? So, ibig ko sabihin, may mga false needs po kasi, no? Hindi siya, wala siyang basis, wala siyang study, wala siyang research. May mga pagkakataon ho na ganun. Kaya nga ho, ano, no, sa argument, sa logical fallacies, kaya nga ho, na-break natin yung mga, ano, yung mga kasabihan-kasabihan. Kasi they are not related talaga. Naalala ko ho, nung patay yung father ko, huwag kang kakain ng ano, ano nga yun, yung masarap, yung ginagataan na parang dahon. Gabi. Huwag kang kakain ng gabi. Sabi ko, bakit? Kasi may susunod na mamamatay. Sabi ko, eh, hindi ako naniniwala. Kumain pa rin ho ako ng gabi. Wala naman ho. Huwag kang kakain ng mga gumagapang. Diba? Kaya nga ho, ano, ano, yung mga kasabihan-kasabihan, mga superstitions sa atin, ang reason talaga nun, kasi it's a false or it's a logical fallacy, it's a logical fall. Hindi ho siya ano, hindi ho siya, wala ho siyang basihan. Okay? Wala ho siyang basihan para masabi natin na yun talaga yung tama o yun talaga yung mangyayari. Malapit na ho ako ano. So either or fallacy, aka false dilemma. So you're either part of the solution or part of the problem. So ito mali din ho to, no? Lagi kong sinasabi, parang ganito ho ano. Halimbawa, tayo ho nagli-lead. Tapos may kumontra sa atin. Minsan sinasabi natin, ano ka ba? Are you part of the solution or are you part of the problem? Minsan ho kasi tayo, kapag halimbawa may kumontra sa atin, ang tingin kagad natin dun sa kumontra sa atin, problema. But actually, it's a false logic. Hindi porkit may kumontra sa atin, ay ano na natin siya, problema na natin siya. Baka naman pang-balance siya. Baka naman may hindi tayo talaga nakikita. Tapos kaya niya sinabi yun para makita natin. Kaya lang minsan, kapag may kontrabida sa buhay natin, ganun yung sinasabi natin. Ano, you're a problem. You're not part of the solution. Di ba? Naalala ko, ano, kami ho sa DepEd kasi ganyan. May ganyan kaming kultura na parang kapag hindi, if you're not part of the solution, you're part of the problem. So therefore, if you are not helping, you're a problem. Ganun ho yung ang bigat ho niya. Ano? May mga kasamaan ho ako dito sa DepEd. Ano? May ganyan hong somehow culture sa atin. Di ba? So, dahil lang hindi ka naging parte ng solusyon, parte ka ng problema. Pwede bang hindi mo lang assignment. Hindi lang ikaw yung para dun nagagawa ng solusyon. Di ba? Kaya lang ho, ganun eh. So, anong nangyari? Pinipilit.
Eh, hindi nga. Iba nga yung assignment natin. Diba? Anyways, nasabi ko lang yun. So, the arguer infers that because post hoc, ano ho? So, the arguer infers that because one event follows another, the first event must be the cause of the second event. So, dahil ano? Dahil ito yung unang nangyari, ito ulit yung mangyayari. Kaya kapag nirepeat mo, naalala ko tuloy ho, ano? Ewan ko kung familiar kayo sa generational sin na tinatawag mo. Well, in fact, ano ho, pag titignan natin yung Old Testament, yung Bible, especially dun sa part ng mga kung saan sinabi ng ni Yahweh na up to the fourth generation, I will bless your descendants and I will curse your descendants. Ano ho, up to the fourth generation, kaya somehow may nagkaroon ho ng katuruan sa atin na tinatawag na generational curse. Ano ho? Well, actually ho, ano, no? Hindi ko ho sinasabing mali na may generational curse. Kaya lang ang pinapoint out ko dun ho kasi dito, paano ho, if a person is a second generation, halimbawa ho, halimbawa ganito ha, yung tatay natin, nanay natin nagkamali, that they are first generation, tapos tayo second generation, nakakilala tayo sa Panginoon. Tapos, may pangyari sa buhay natin na nangyari sa anak natin, third generation. Sisisihin ba natin dun sa ano? That it's because of the first generation. Naku, hanggang sa kaapu-apuhan yan, mangyayari ang pangit na yan. Dahil sinabi sa Bible na up to the fourth generation. So it's a post hoc po. Ano? So dahil nangyari, dahil may ginawang hindi maganda nung una, up to hanggang sa kahulihan, may hindi pa rin, kumbaga, ang term nga nila dun, haharapin pa din yung consequence. So pag ganun ho, it's a false logic. Ano ho? So, non sequitur does not follow. A conclusion that does not follow logically from preceding statements or that is based on the irrelevant data. So, ano po yan? Ito po yung conclusion na ano, na yung prior data, hindi siya relevant or hindi siya mahalaga or irrelevant siya sa madaling salita. Kaya lang, dahil yun yung data na pinakita, alam mo yun, papatunayan mo na yun na nga. Although hindi pa yun. Hindi naman talaga yun yun. So dito ang halimbawa, no? Mary loves children, so will make an excellent school teacher. So dahil si Mary loves niya yung mga bata, kaya si Mary magaling na teacher. Well, hindi ho yun pwede, no? Maaaring mahal niya yung bata, pero hindi siya magaling na teacher. But she shows love to the children. So magkaiba ho yun, ano? Hindi ho natin pwedeng sabihin, dahil mahal niya yung mga bata, magaling din siyang teacher. Marami hong ganyan eh, no? Parang sa atin tayo minsan, ma-integrate natin. Maaring magaling siya doon, pero hindi ibig sabihin, gano'n na siya. O maaring may pangit siyang ugali, pero hindi ibig sabihin, gano'n na siya talaga. Okay ho? So false logic po yun, pag gano'n. Then ito, false analogy. The assumption that because two things are alike in some respects, they are alike in others. So ito po ay false analogy. Ang alam niyo po, napakagandang halimbawa nito yung false analogy. Yung anyway, ayoko po mag-dwell doon na kasi hindi ko naman siya topic. And I think na topic ito yesterday ni Pastor Derek. Ano. So false analogy po yung ano, yung alam niyo na yung ibig kong sabihin. Ano, yung sikat ngayon na issue sa evangelical community. It's a false analogy. So if we put humans on the moon, we should be able to find a cure for the common cold. Diba? So parang ang layo. Okay? So then that is false analogy. Okay? Ayoko po mag-dwell doon, pero you know what I mean dun sa halimbawa ng false analogy na sinasabi ko. Hindi ho, ano, kumbaga ay, ano, ano lang ibig sabihin, iba yung Yahweh noon, tsaka ngayon. So it's a false analogy. Okay, so nasabi ko na po ito kanina, no? So, post hoc coincidence versus causality. The assumption that because one event follows another, the first is the cause of the second. So, nasabi ko na din po ito kanina, no? So, circular reasoning or begging the questions. Nasabi ko na din po yan kanina.
So bandwagon appeal or ad populum dahil hindi marami ho, eh, dahil marami yung gumagamit, so gagamitin mo na din. Dahil marami yung naniniwala, maniniwala ka na din. So hindi ho ganun na. Okay, so nasabi ko na rin po yan kanina, yung slippery slope. Ayan. So, yun lang po yan. Any questions po?